tagal ko siyang shinute or ang tagal ko siyang binlock kasi pinag-isipan ko talaga kung i-share ko talaga to kasi for the first yung mga recent topics natin, you know, alam nyo, kahit hindi ko na-experience yung mga topics natin before, ang dali lang para sa akin i-deliver yun or i-share sa inyo. Kasi when I do the research kasi, ang dali dahil more on positive notes kasi, yung nababasa ko, more on ganit, ang daling mag-share pa ganit. Pero when I do the research here, sobra akong nahirapan kasi, more on negatives kasi, eh diba, on our channel, we're doing as much as possible, positive vibes lang tayo. So it's really hard for me to deliver talaga, or ang hirap talaga para sa akin, ma-share talaga yung topic na ito. Kasi masyado pong malawak yung mga topic and issues regarding sa kabit. Maraming iba't ibang klaseng kwento. Hi, Sunkies! It's me again, Kirby. And welcome to my channel! So, bali po. Hello again! Actually, 2 weeks ata ako hindi naka-upload ng ating Mami's Corner edition kasi due to dun sa, alam yung crisis na pinagdadaan na natin today. So, I prefer to upload yung mga good vibes lang muna. And 2 weeks tayong hindi naka-upload ng ating mga Mami's Corner topic. So, for today's video, it's Mami's Corner! Eh, na-miss nyo ba? Kasi ako na-miss ko din. Na-miss ko rin mag-vlog for Mami's Corner. Pero ang dami kong topics po na i-share sa inyo in our Mami's Corner. Don't worry po, tinitake down notes ko lahat ng mga suggestion nyo, yung mga PM nyo sa akin. Sinusulat ko po talaga siya. So, para on our future vlog po, ma-ano natin siya, matakel natin o pag-usapan natin. And thank you po sa mga nag-PPM po na mga nakakamiss ng ating Mami's Corner edition. Thank you so much po. And kung ngayon ka lang nakabisit sa aking channel po, I'm Kirby, a mom of 2 kids. And please do subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod natin. So bago po ako mag-start, mag-shoutout po muna tayo sa ating mga kasungkis. So shoutout po kay I Vlog You, Your Channel Online, J Raptors Vlog, Josang Lakotchera, and Jasmine Faye, and yung family din ni Jeff. So, ayan, shout out po tayo. Hello, guys! So, do follow po yung mga YouTube channel din nila po. So, thank you po. Thank you so much natin today. Nakita niyo na po on dun sa title sa baba. And it's gonna be a mistress confession. Alam niyo po, sa mga ngayon lang po nakanood ng channel na to, I do post on my Facebook account. Yung link po, nasa baba, kung hindi pa po nyo siya na napupuntahan ng aking Facebook account. And also, I have a Facebook page versus yung Mami's Corner page. Actually, Miss Kirby Daldalita siya. Binago ko kasi ang aking channel name from Miss Kirby Daldalita. Naging Mami's Corner na siya. So, doon din po, magpo-post din ako ng mga questions doon. So, please do follow din po ang aking Facebook page. So, nag-post ako sa aking Facebook account. Tapos, ang aking tinanong po sa ating mga kasugis is, eto. Actually, ang question ko dyan is, bakit nagiging kabit ang ilan sa atin? As expect, diba, medyo galit yung ano nila, medyo hindi maganda yung comment nila. Siyempre, that's kabit issues eh. Pero kasi, hindi ko in-expect na when yung pinost ko yon kung bakit nagiging kabit ang ilan sa atin, hindi ko in-expect na may mag-PPM sa akin na mismong naging mistress, mismong naging kabit siya. Hindi ko talaga siya in-expect. So, sobra akong nagpapasalamat sa nag-message na yun sa akin. Kasi, pinagkatiwalaan niya yung story niya sa akin, pinagkatiwala niya para i-share din sa inyo, and also para matuto din tayo sa story din niya. Kasi, we all learn from our mistakes. Alam naman natin yan. And, maganda kasi yon. So, ako, I'm expecting kasi, so since our channel kasi is more on sharing your advices po, sharing tips and advices, nakakatuwa na may mga taong magtitiwala sa'yo para i-share yung story nila. Tulad nung magiging topic natin today. Ready na akong i-share sa inyo to kasi
nakakatuwa din. First time na may nag-share talaga sa akin ng story niya na personal talaga. And gusto niyang i-share sa inyo, mga kasunhi. So, pini-DM po sa akin to, private message po. So, i-unknown ko na lang yung kanyang identity po for the purpose of her privacy na rin. So, let's start. I was 19 nang nakilala ko yung tatay ng mga anak ko. Siyempre, police, parang iba yung dating. Pero alam ko din na kapag police, natulis. Ganun pa yun. may asawa na marami pang babae. Nung una, ayokong maging kabit. But he makes me feel love. Dahil pa nga sa kanya, nakapasok ako sa first work ko. So, sa ganung paraan ako na fall in love and knowing na magulo buhay nila ng mag-asawa. Sinabi niya, yes, may asawa na siya. So, it's up to me kung mag-go ba ako o hindi. Pero, I choose to stay. Kasi, akala ko, he also needs love yung hindi nagger na partner. Hanggang sa tumagal kami, 1, 2, 3 years. Napakaseloso, akala ko ako lang talaga bukod sa asawa. Hindi pa pala. Ay, ganun. Until napuntis with our first daughter. Naglaho ang gagos. Nanganak ako na parang wala lang. But I still have family back. Ang hirap maging single mom. Tapos di mo mailantad kung sino jowa mo. O sino tatay ng anak mo. Kasi takot din yung itinanim niya sa akin sa ganong bagay, kaya nanahimik ako. Totally nawala na siya sa buhay namin. Until one day, okay na naman ang buhay, nagparamdam ang gago. Matagal yung naging process pero mas nanahimik sa akin na mahal ko pa siya. At doon nagsama na talaga kami. At akala ko, magiging okay na lahat sa amin. Kaya nagkaroon na din sila ng hearing ng first wife that time. I never liked the idea na ako ang sumira sa kanila. Parang nag-sink in kasi sa akin na matagal na silang sira. Nagger si first wife. Kawawa si police. Kulang sa aruga. Parang ganun. Kaya I stick to it. Lagi akong nag-pray na sana patawarin ako ni God. Pero tinatanong ko din minsan sa mga prayers ko, bakit kaya inaalaw pa din ni God na maging kami? So, second baby was born. Doon na kami totally naghiwalay. Naging miserable buhay ko all the way. Naging stay at home ako. I isolate myself, my life. Mahirap maanakan ng lalaking may asawa. Pero syempre, hindi mo pa din kailangan ipaliwanag na hindi sila okay. 2 years ago, iwalay na kami at na-confirm ko may bago na naman siyang kabit. Hoy, talaga. Grabe last kumabit ng ano mo ah, karelasyon mo. Ang lakas maganap ng babae. Noong una, na-depress talaga ako. Kasi I was trying to save us. Tapos dinadahilan ko na lang atang ko atay mga bata. Nag-file ako sa VAWC for child support pero walang nangyari. Bias kasi, parehong mga puyo. Imagine almost 10 years akong kabit. May jowang napuntis na parang wala lang. Itatago ka kasi baka makulong kami parehas. Di ka magiging proud sa lalaki kung kabit ka. Yung pagkikita nyo, tago. Hindi mo kilala family niya or hindi mo ma-meet. Being a kabit is a choice. At kapag nandun ka sa sitwasyon na yun, kahit nahihirapan ka, parang dun ka na lang kasi mababa na yung tingin sa'yo ng mundo. At totoo talaga yun. Even church aware sa mga ganyang issue. Thank God may mga pastor na indirectly nagsisermon of being other woman o yung mga magkarelasyong hindi pa kasal. Aaminin ko, yung mga kabit parang nabubulag na lang sa sinasabi ng puso at tukso at tawag ng laman.
Yung mga kabit ngayon, pinaninindigan na lang kahit sa totoo lang sila man nahihirapan. Walang kabit na irerespeto kasi sila hindi nila nirerespeto sarili nila. Mga feeling legal wife pero sa pagladlad ng identity, tago sila. So, yun, I just choose to love myself na lang at yun, buti na lang, hindi pa din ako binabayaan ni Lord at ngayon, hindi na ako kabit. Mas lalo pa akong binless ni Lord. He gave me the right man for me. Tanggap ako yung mga bata. Kabalik na rin lahat ng mga naranasan ko of being kabit. So, that's the story of this girl. Okay. Alam mo, girl, hindi ko alam kung ano yung magiging advice ko talaga today. Yun mo yung totoo, hindi ko alam. So, sa mga naka-experience na po, nang na-experience po ng ating kasangkis ngayon, so, do comment below kung ano yung ma-advise sa kanya or ano yung pwede nyong ma-share na mga thoughts, right? Kasi, hindi ko pa talaga siya naranasan. Hindi ko pa talaga literal na naranasang machine. Ay na, hindi ko pa naranasan talaga na may kabit ang aking asawa or ako. Kaya hindi ko siya, ang gusto ko lang sabihin sa'yo, girl, good thing wala ka na sa ganung sitwasyon. Minsan talaga, pagdadaanan mo yung ganung sitwasyon para makita mo yung right person para sa'yo. You should love yourself first. Yun lang naman talaga mahalaga. Mahalin mo yung sarili. Kasi, hindi mo kaya magmahal ng buong buo. Nang hindi mo muna minamahal yung sarili mo rin ng buo. Diba, fix yourself first. So, kung happy ka na ngayon sa relasyon mo, at tanggap ka ngayon ng lalaking kasama mo ngayon, pati ng mga kids mo, then, good for you. Minsan ka lang talaga makakita ng tao, mamahalin ka ng buo. Ang hindi iniisip ko, ano yung past. And who knows, diba? Lesson learned na rin, diba? Na, isang talaga, may mga bagay na pag hindi talaga sa'yo, girl, hindi talaga ukol sa'yo, hindi talaga para sa'yo, wala ka talagang mag-agawa. So, bakit nga ba nagiging kabit ang ilan sa atin? So, based story ni ate girl, first thing siguro is a choice. It's a choice. Kaya ka nga binigya, kaya nga ang utak ay nandito sa itaas para gamitin mo. Hindi, sorry. Kaya nga, di ba? It's a choice. Alam mo naman eh. Alam nyo ang tama at mali. So, decision nyo yan kung bakit nandyan kayo sa ganyang sitwasyon. And, hindi ninyo naman siguro maaaring ginusto nyo. Yung iba naman kasi hindi sila aware eh. Nakabit talaga sila na una. Actually, hindi sila aware na kabit sila. Di ba? Magugulat na lang sila. May mga sitwasyon malalaman na lang nila, yun pala yung estado ng relasyon nila, kabit pala sila. Mamahal na binibigay sa'yo na talagang dun mo lang talaga sa taong yun nakita, kahit alam mo may karelasyon. Ang laking factor kasi yun, para minsan magstay talaga sila kung pabiing ang kabit. Tapos, bakit sila nagiging kabit? Pwede rin financially, ganun din, siguro, pwedeng for financially purposes, diba? Kaya ganun din yung kaya nagiging nandun na rin sila sa distance. Kaya nandun na rin sila sa sitwasyon yun. Tapos, yung iba kasi sabi, practical lang, di ba? Kaya minsan, di ba, okay nang maging kabit kesa naman, di ba? Hopefully po, may natutunan kayo sa topic natin for today. And, sobrang putat. Actually, it's a good stress for me. Don't worry, it's a positive stress for me. Kasi alam ko namang nakakatulong tayo and may mga nai-inspire din sa mga story natin. So, thank you so much for all the loyal kasungkis natin na patuloy na nag-aabang ng ating mga stories. And please do subscribe, hit the notification bell sa baba para po updated kayo sa mga